Okay, can you see my presentation? Yes, sir. Ang iban kita lang man. Okay, so now this is the keyboard. Okay, piano keyboard. Piano keyboard. Amo ni siya imo makuan. Kita. And it is group of 2 and group of 3. And ginasulit-sulit lang na pag abot niya sa pinakapunta, sulit lang man. Can you see my cursor? Can you see my cursor? Yes, sir. Ah, sige. I-landscape lang yung cellphone para at least bla na mas madako-dako siya if you are using a cellphone. Okay, so piano keyboard. Why we are going to discuss a piano keyboard? Because in music theory, we are using the piano keyboard. Okay? Biska na nung instrument tinagamit mo in music theory, we will be using the piano keyboard because amo na siya ang basis sa atong theory. Okay, so since the letter of the musical alphabet are only this one, 7 lang kabilog. Okay, so we have A, B, C, and then D, E, F, G. There are only 7. Kaya lang, padakuan ka lang ako ang kuan. Cursor kayo para mas makita ninyo. And then, okay, that's better. Ako lagi dulu kayo. Okay, this one. Can you see this one? Okay, so there are 7 letters in the musical alphabet, which is also used in the keyboard. Okay, so let's start. So, as what I've told you a while ago, there are 2 groups. Okay, so there are 2 groups. This one, the 2 black, and then there are 3 keys. 2 keys and 3 keys. Okay, so na idua ka group sa black, na apoy do tatlo ka group sa black. Say so dua ka grupo. Okay? So beside the 2 blacks, okay, beside the 2 blacks in the left side we have letter C. Okay? So this one is letter C. And then the next letter is letter D. Next one is letter E. Next, pasunod na siya F, G, A, B, C. Okay. After C, of course, balik naman na siya. Diri, group of 2 naman ka. D, E, F. Then, group of 3 naman. Then, F, G, A, B, C. Okay. So, that is our keys in the keyboard. Okay. And then, natay ginatawag na ano ganun siya. This one is we have what we call inharmonic. Okay? Ara na siya sa inyong notes kung gihatag ko sa inyo kung nabasa na inyo, nakalambot mo dira. We have what we call inharmonic. Okay? When we say inharmonic, different notes, different tones with different letter names or different names with the same tone. Meaning, isa ka tono, pero lain-lain siya ngalan. For example, this one. Okay? So, before we will proceed this one, to this one, we will have these sharps and flats. Ano gani ang sharp? Everybody, ano gani ang sharp? Para makabalo, can you turn on your microphone so that you can answer? Ano gani ang sharp? Number sign. Number sign, sir. Oh, ano gani ang number sign? Actually, number sign. Anong na siya? Sharp, sir. Ha? Okay. Ang sharp gani is half step higher. Okay? So, ang sharp is half step higher. Ang number sign, okay, is half step higher. Okay?
So yeah. Okay. So ang sharp is half step higher. Nailang ube, nasa basi may musulot. Okay. And then ang isa, ang ginatawag nato og flat. Half step lower. Okay? Malang na siya. Small letter lang na italicize is flat sign, which is half step lower. So, tanaw na ito na dire. Let's go back. When we say sharp gani, half step higher. So, for example, C sharp. C sharp. Kani siyang ginapakadto dire. Okay? The next nga pinakalapit niya, okay, from C, ang next nga pinakalapit niya is this one. Okay, hindi ang letter D. Okay? So, kini siya. Ang tawag natong sini, kung basis nato is letter C, is what we call C sharp. Okay? If kanina man siya nga letter, atong basis naman is amoni. Ang pinakalapit sa letter D nga pasaka, ay by the way, when we say higher, when we say higher in the keyboard, is going to the right. Again, when we say higher, or the note must be higher, or magtaas ang tono, is going to the right. Okay? Kung panubo naman, is opposite, going to the left naman. Okay? So, ang gina-discuss natin subong is sharp, which means higher, or going higher. So, step up. Okay? So, letter, for example, letter D, step up ka, half step, up is this one. So this is what we call now D sharp. Okay. Next, ang E. Ang pinakalapit niya is wala tay black. So amo na siya, ang next niyang letter is F. Okay. Next sa F. With it adere, ang pinakalapit niya is black naman. So this is now F sharp. Next, ang G naman, ang pinakalapit niya is not A. So, this one is G sharp. Okay? Next, ang A, ang pinakalapit is not B, but it's A sharp. Insindihan. Sige, babe, matanaw ko anay sa mga naong diri. Okay, insindi mo. Sige, Jerica Lirazan. Inyong grupo diha. Si George. Hey, good morning, sir. Ha? Sir, ako sa loading loading pa. About dire. Sige, sige. Pero kain sige ba, ang iba na grupo ba naka-incendi na? Balikon lang na to. Ha? Sir, kung ano ba? Kung ano? Kung ang B, are bala sir, yung may space bala nga. E. Di wala na diya black sa babaw. Oh, flat so, na, sir. Flat na? O, wala lang, wala flat lang. Ilang na siya, ilang. So this one, E lang yun ni. Ah, okay. Oh, so E. So pag next niya, F na pod. Hindi pwede nga E, dahil magbutang ka direct E sharp, E sharp wala. But if there are cases nga bubutang ka E sharp, amo na siya ang i-discuss nato later on. I-discuss na nato siya later on. So focus lang na dito sa ang ginatawag nga sharp. Okay? So amo na siya. Ang sharp is half step higher. Ang pina, ang when we say half step, when we say half step is the next step. Lain man na sa aton nga kung maglakad ta one step na na, pero sa music ya, kung mabob na ka one step, that is not one whole step. It is half step lang na. Mas step ka dire, half step lang na siya. Okay? So kung kaduha na ka steps, that is already whole step. Half step is just one step. Whole step is two steps. Okay? Pwede na ninyo isulat. Half step is one step. Two steps is whole step. So, isa, duha, amo ng whole. Pero kung half, one lang half. From C to C sharp, at is one. So, half lang na siya. Okay? D to D sharp is half because it's only one step. Okay? E to F, since it's one step, so half step lang po na siya. Okay? So, naintindihan lang ang half step kag whole step. Okay? Isulat na lang nato dire. Ang half step
is one step. Full step is two steps. Okay? Half step is one step. Full step is two steps. Okay na? So, ilisan na ito ni. Okay na na. Okay. So, let's go back. C. From C to this one is C sharp. D. From this one to this one, the relationship is D sharp. E to F. Okay. Wala lang na anay. F to this one is F sharp. G to this one is G sharp. A to this one is A sharp. And then B to C is wala lang anay. Okay? Wala lang anay. We will discuss later on kasi separate na siya ng topic. Okay? Intindihan na? Next, we have what we call flat. Okay? Ang flat naman is, ano ganing flat? Is half step lower. So, hindi na ka mag-start sa dalo. Mag-start naman ka sa babaw. So, diri naman ta sa letter C. Mag-start. Okay? Since ang C, ang next niya is wala tayo block. So, B na dito. Okay? From B to this one is what we call B flat. Okay? Kung diri ka mag-start naman ka sa babaw, no? Downward, padalong. Okay? B to this one is B flat. This one is what we call A flat. This one, G to this one is what we call G flat. Okay? F, wala tayo block, so proceed ta sa E. E to this one is what we call E flat. This one is what we call D flat. Question. Wala sila question. Kato mga diligahod ang cellphone, B. Ang sounds, pwede ninyo motor na ninyo ang microphone para kabalo ko kung nakainsindi mo. Okay, kaya. Okay, kaya daw. Sige. Ay, sorry. Okay ba? Sige, sige. Sige. Dili ko kakita sa imo, inyong kuan. Mga now. Sige. Okay na? Okay na sa whole step, half step, ano? Okay na? Okay. Next, let's proceed to what we call harmonic and inharmonic. When we say inharmonic, different names with the same tone. Okay? When we say inharmonic, different names with the same tone. Sakto ba? O, sakto. For example, different names with the same tone. Example, this one. Ano ay ang ngalan? Si, pwede ka turn on yung microphone para makapamangkot ko? Please turn on. Sir, yung... Oh, sige. Pamangkot ko. Ano ang ngalan si Nay? I-point na ako dito. Ano ang ngalan? T-sharp. Ano? T-sharp. T-sharp. Dili maklaro. Ano ang ngalan? C-sharp. Oh, C-sharp. Sige, ano pa yung ngalan? Half step higher. Ay, na to? Dali lang ha. Si Melissa. Sige, ano na yung ngalan? C sharp, correct. C sharp. Correct. Sige, ano pa yung ngalan? Nang D flat. D flat, correct. Okay, sige. Sige naman. Ngalan. D sharp. Ano pangalan? E flat. Very good. E flat, correct. This one. F sharp. G flat. Very good. This one. D sharp. G sharp. A flat.
A flat. This one. A sharp. B flat. Very good. That is what we call enharmonic. Okay. Lain yang ngalan, lain-lain si ngalan, pero parehas yang tono. Okay. C sharp. Okay. Sini naman, ano naman yang ngalan sini? F sharp. How? F sharp. Dira ang F sharp. F sharp. Amo lang niyo. F flat. Ano yung ngalan? F flat. Anong F flat? Ning step ka downward how? Sharp. F sharp. Lower. F flat. Huh? Lower on step ko. Ning step down ka how? Ning step down, ning step up, wala. Step up, wala. Wala. So ano yung ngalan? Letter F. F. Letter F. Pwede siya natong tawagon E sharp. F E. Okay. Kani siya pwede natong tawagon E sharp. Nga aman. E. Tapos one step higher ka E sharp. Okay. So pwede natong siya tawagon F sharp. Ay E sharp, sorry, E sharp. Or nga magpabudlay pa man kag tawagon nga E sharp. Nga pwede naman imo tawagon F, but there are cases nga butangan og sharp amo na siya nga pwede na siya natong tawagon nga F ay E sharp. Okay, basta one step higher is sharp. Okay, pag one step lower is automatic flat. Okay na. Okay, so actually naana pa na siya yung ngalan, so ngalain. Okay, so wala na ko na papilgi na we have what we call dobo ano so, wala po. Okay, we have this one double sharp and we have double flat. Okay. Sagdi lang kay ako ron ang patakuon kay kabalo ko nga di makita sa iban. Okay. Sorry dako na kayo. Okay. So muna. When we say X gani na siya na butang dra sa inyong kuan is what we call double sharp. Okay? Or double flat. Okay, example, example sang double double sharp. Example. This one. Actually, may lain pa ni siyang ngalan. Ano iyang pwede nga ngalan? Sang letter G. May duha pa na siya kabilog ng ngalan. Ano? Ano pa? Ano? C flat. Gamot, C sharp. Gamito na to ang kani siya. X, double sharp, kag double flat. So, anong pwede niya ngalan? G, double sharp. Charot. Ano gani? Ano gani ang double sharp? Ang double sharp is two steps higher. Okay? Ang flat naman, two steps lower. Sige. Sa G, ano ngalan? C, double sharp. Igor, sir. Kaya may step ka ka doon. Oh, sige. Map. Sorry. Ma-start ko sa G. Ma-start ko sa G. Pa-backward ha? Kung din siya makadto. One, two. So, ano nga letter? E. F. F. So, ang tawag niya, F, this one, pwede natin siya tawagon na F double sharp. Okay? Karikot, sir. Okay, amo na siya. F double sharp. Mabal ano na nimo kung tapad siya aning nai block pag gre siya sa in between sa duha ka block. Ang next nga letter ana niya pwede na siya magamitan sang sharp or sa sa double sharp or sa double flat. Okay, this one pwede man nato siya matawag nga A tapos double flat, di ba? A. So pagkato sa dalom. Yung A. A double flat. So 1 2.
A double flat. Amo na siya principles atong kuan. Principles sang ano gani sa double flat kag sharp. Okay, galing kay gindobo lang nimo, gindobo lang. Galing na correct na gito tanang inyong sharps kag flats. Ang principle sa double flats and double sharps is the same with the flats and sharp. Okay na? So ang tawag sa this one sa letter G, pwede nimo siyang tawagon nga F double sharp or A double flat. Okay, for this one, letter A. Pwede man gihapon G double flat. Correct. And B. B double flat. Okay, very good. Okay, this one, letter D. C double sharp kag E double flat. Oh, correct. Okay, this one. D double sharp. Sharp kag E F. F double flat. Kung mag F double flat ka, mahimo na na siyang kanisya. 1, 2. So, ang this one, ang tawag niya, pwede siya tawagon nga D sharp or F double flat. So, kung mag double flat ka rin na, wala na. So ang tawag rin ano niya, pwede siya tawagon na D double sharp kag E flat lang. F flat. Wala na siya ay F double sharp. F double flat. Okay? Kaya kung mag double flat na ka rin na siya magkato. Wala na siya ang tawag. Okay? Pero, once there is in between, once the note has two blacks in the side, ihangalan na yun, daghan na. Daghan na. Okay? So, mo lang muna siya ang sa kwan. Sa sharps, flats, double sharps, and double flats. Okay na? So, familiar na ang letters. Remember, always remember, basta mag-identify ka sa letter keys, sa keyboard or sa piano keyboard, duha ka black in the left side, automatic C na siya. Okay, palanin mo ang mga keyboard, wala na siya ngalan. Okay, nga makahamol sila nga amo na iyang ngalan, automatic na siya. Two black keys in the left side, first or the nearest key in the left side of the two black keys is automatic letter C. Okay, in between the two black keys is letter D. And the right side is letter E. Amo lang na mas tiro ni mo dun. Pasunod na ka. C, D, E, F, G, A, B. Then sulit naman ka sa C, D, E, F, G, B, C. So on and so forth. Sulit-sulit lang. Okay? Next, we will proceed to what we call NOHS. Okay? Ano galing NOHS? Negros Occidentals. Negros Occidental High School. In music, we call it natural occurring half steps. Okay, found between okay, natural occurring half steps found between E and F and B and C. Let's go back to the keyboard. Okay, so natural occurring half steps occur. Natural occurring half steps found between E and F. So amo na siya E and F. Wala siya dali anong. Wala siya black. Okay, and wala, B and wala. C. Okay. Amo na siya ang natural occurring half steps found between E and F and B and C. B and C. Okay. Intindihan na? Yes, sir. Oh, sige. Sir. Lastly, our lesson for today is about major scale. Okay. Major scale pattern. Ano ang major scale pattern? Ang uses sa major scale pattern, amo na siya ang mga notes nga ginasulit-sulit gamit kung may gakanta. Tapos, makahambal ang isa ka judge, example sa competition, makahambal, ay nalibag siya. Aaman, wala siya nag-follow sa iyang scale pattern. Okay. Ano ang scale pattern? Ano ang scale pattern? Kung katahunin mo na siya, that is do, re, mi, fa, sol, la, ti. Okay.
Dali lang ha, kagay ko ang cellphone. Ah, I mean. Gay ko. Pwede i-mute na na inyo yung kwan. Pwede i-mute anay inyo microphone. Hello? Okay na. Ara sa inyo, guro, basing na yung loudspeaker diha ba? Okay. Major scale pattern, amo na siya ang ginatawag na Doremi Fa Sol La Ti Do, kang So Fa Sol La Bols. Okay? So, Doremi Fa Sol La Ti Do. Example, magkanta ka, Mi, Mi, Re, Do, So, So, Fa, Mi, Re, Do, Do, Di, La, So, Fa, Mi, Re, Do, Mi, Re, Do, Mi, Re, Do, Mi, Re, Do, Fa, Mi, Re, Do, La, So, Fa, Mi, Re, Do. Kana siyang Doremi Fa Sol La Ti Do, amo na siyang ginagamit. So, once malibag ka dira, makahambal ang isa ka judge, isa ka music teacher, or isa ka kwan, trainer, ambag ang mahambal nga, nalibag ka, meaning wala ka ga-follow sa So Fa syllables na Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Okay? So, biskan ano na siya play, biskan ano na siya nga instruments, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, lagi na siya ang ginakuan, ginasunod. So, kung malibag ka, meaning wala ka dira sa Mere, Do, Mere, Do, La, Ti, Do, La, Ti, Do, Mere, Do, So, So, Fa, Mere, Do, Ti, Do, Ti, La, So, Fa, Mere, Do, Do, Mere, Fa, Mi, So, Fa, La, So, Si, La, Do, Ti, Re, Do. Wala gina siya yabag. Pag mayabag na siya, meaning you are not following the correct major scale pattern. Okay? Or the scale pattern. So, the major scale pattern is this one. Anong gina stands? W stands for what? Okay? So, music, W stands for whole, and then S for half. Okay? So, sa major scale pattern, amo na siya, duha ka whole, isa ka half, duha ka whole, tatlo ka whole, kag isa ka half. Ang direction ini is going to the right. Kung naka sa keyboard is going to the right. Okay? So, going to the right. So, diri ka magpakadudra. So, okay, we will start giving an example. So, we have, okay, kopyahan ninyo anay sa inyong notebook ni anay ang whole holes, half, whole whole half para hindi mo mawala magsunod sa akon. Okay. So, let's start with C major. Okay, we will have the same major. Ay, sorry, nawala po. Okay. Ang pattern natin is, ano ganing pattern? Whole, whole, half. Whole, 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 half. Okay? So, ang C major, major scales is, mag-start ka rin, whole. Okay? Atong iha mo na eh, para mas makita ninyo. Okay? Ang pinakauna is whole. So, we will write the letter. So, we will have the C. Kaya atong hambal is steps man siya. Kaning whole, whole, half, whole, 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 half is a step. Whole step and half step. Okay, so C. Ang pinakauna, write first the letter. Kung C major man ka, so write first C. And then we will have the steps or the step pattern. So, from C, we need to have the whole step. Okay? So, anong whole step from C? So, we have C, 1, 2. Okay, so diri na ta sa D. So we will write letter D. Next, from D naman, we will have the another whole step. So we have count 1, 2. 1, 2. So we have letter E. Next, diri na ta sa E, which is we need to have only one step. Okay, because it is half step, so we only have one step. So 1, so F lang. Next, sa F, we need to have the whole step. In the whole step, we have from F, 1, 2. Okay, so we have letter G. Next naman, whole step naman ka, amo naman eh, we have A.
A. After this one. After this one. B. Okay. And last one. And last one. C. C. That's okay. C, A, B, C. C, D, F, G, A, B, C. Question. Question. Wala, sir. No, sir. Sige, turn off lang na, Emma. Mamangkot lang ko karon. Okay na? So, this is key of C. Okay, key of C. Next, let's have another example. Ibutang talang ni sa dalom para natay reference later on. Okay, next, we have key of D. Okay, key of D naman ta. So we will start. Anong himuon naton? We will start with this D. One. Okay, letter D. Okay, once we will start letter D, padayon na dayon ta sa whole step. So, since we have the whole step, we count 1, 2. Okay, so letter E. Okay, from E, we count 1, 2. 1, 2. Okay, so we have F. Sharp. F sharp. Okay, next. I think G. Kwa naman ta, half step naman dayon. Diri na ta. F sharp. From F sharp, we have half step. So we have G. Okay. G. Next, we have whole step. 1, 2. So we have letter A. Next, one more whole step. Letter 1, 2. B. Okay. Next, letter B. Whole step pa ta. Isa pa ka whole step. Whole step. Diri na ta sa letter B. Okay. So, 1. Anong dason? C sharp. C sharp. And then, the last one is we will go back to its letter. Okay. Dapat mabalik siya sa iyang original. Okay. So, 8 na niya siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In the major scales, it is composed of 8 notes. Okay. Actually, 7 notes plus one note which is octave higher. When you say octave higher, kanang mas taas nga sound sa iyahang pinakauna nga sound nga ginastart nimo ang iyahang letter. Okay. So this one nubo, kani siya nubo pa ni siya. Kung magsaka kapadlong diri, amo na ni siya nga sound, magtaas na siya. Okay? So that is our whole step major scale pattern set. Whole whole half, whole 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 half. Okay? So, sige, pamangkot. No, sir. Intindihan na? Yes, sir. Sige. What time ganita mo, end? 12. Charot. Oh, sige, may problema. Sige. We will continue. Okay? So, we will have another example. Okay. Key of kwa naman ta? Key of G. G. Oh, sige. Oh, di lang. Sige, key of G. Sige, kamo na may hatag sa akong letter. Hindi na ako mukuan. Sige. Maghulat lang ko. Sige. Let's start with letter G. G. Next. G. A. B. 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 B sharp. C sharp. I mean C sharp, sorry. Okay. Una na ka. C sharp. Tapos balik na yun, sir, sa G. I-check na to ni Rona kung insakto. Next. Balik sa G, sir. Ha? G. Hindi, sa C guru. Ay, kay kaling nag-review. Balik sa C. C na, arin ng C. Diri na ka. C. Hindi na balik ang letter C. Para na, letter C na. D. Oh, D. 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 Then E sharp. E. F sharp. F sharp. F sharp. G. 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 Sige. Ato i-check anay, ha? Okay, we will have the... Okay. Okay. From G, we have whole step. Okay. G to A, two steps. One to correct. Okay, correct ni siya. Ang A. Next, another whole step. This one.
From A, 1, 2. Okay, correct ang letter B na. Okay, correct na siya. Correct ang letter A. Correct ang letter B. Next. From B, half step lang siya. Half step. Half step. So, correct ang C sharp? C sharp. C. One step lang ng half step ha, draw. Half step na ta. Muna. Half B. Step. From B, correct ang C sharp? C lang. Ano nga ang sabat? C sharp or C? C sharp or C? C lang. Okay. Oh, C lang. C lang. Dapat kay half step lang ta, half step. B to C is natural occurring half steps, di ba? In OHS. Okay, so correct na ang letter C. Okay? From C, dirita, balik ta kay para mas makita. Next is whole step naman ta. Okay, pila ka steps? 1, 2. Correct ang letter D. Next, from D is another whole step. 1, 2, correct. Okay? Next is whole step. Whole step, anay? Okay, whole step tata. Amo niyo. Whole step. 1, 2. So, F sharp. Correct. Next, last one. F sharp. D sharp. 1, 2. D sharp. Ang last na half. Ay, half. Ay, half. 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 G lang na. 1, 2, G sharp. Okay, that is correct. Amo na siya ang sabat. Paano? Okay. Do you have a copy of the key signatures? Di ba may copy ka mo sa key signatures? Kato ba lang, key of G ang ginasharp, amuni. Key of D, amuni ang ginasharp. Key of A, amuni ang ginasharp. May copy ka mo wala? May copy ka mo wala. Screenshot ko lang. Sige, screenshot lang. Sige, screenshot lang. Okay. Okay. So, answerin ninyo. Answerin ninyo. Key of A. Of A. No good. Okay. E. E. B. B. C sharp. C sharp. And F sharp. F sharp. Sige. Amo na inyong assignment ta. And then isa pa gid gali. Isa pa gid gali. K of F F B flat B flat B F A flat A flat E flat E flat D flat D flat G flat G flat C flat C flat. Sige. So ang flat naman, so, ang gamito naman ninyo is gamito flat naman. So mo lang na. Sige. Ato na i-discuss next meeting. We will continue this one kaning mga flat para hindi ka mo mabulayan subong kay down mabulayan again. Sige. Question sa whole pattern. Major scale pattern. Question. Sige. Sir, it's you. Yes. Ang sa assignment, sir, isa-isa. Gito, sir, no? Atong sa B flat, mga muna, sir. Oh, isa-isa to tanan. Isa-isa to tanan. Ay, sir. Oh, isa-isa to tanan. Sige, Ben. May pamangkot. Relax sa kaya ng grupo nilang kung ano, Jerica.
Sige.